Yan ba talaga yung tatay ni Andrea? Oo, chinika sa akin ng receptionist kanina. Pinakilala ni Ma'am Andrea yung lalaki kay Ma'am Charina bilang long-lost father niya. Okay ka lang? Bakit ka ganyan makatingin sa kanila? Hindi ka ba natutuwa para kay Andrea? Ewan ko ba, Sir Oliver? Hindi maganda yung kutob ko dyan sa tatay ni Ma'am Andy. Tsaka may nakwento sa akin si Ma'am Rebecca. Kahapon, nag-away sila. Halos pagtulakan niya na si Ma'am Andy na parang may nakakahawang sakit. Ganon? Mukha naman siyang sincere eh. Baka naman siya pumunta dito para mag-sorry. I'm sure may matindi siyang dahilan kung bakit niya nagawa yung kahapon. Ewan ko lang, Sir Oliver, ah. Kasi kadalasan, pag dating umalis, tapos biglang dumating, hindi pure intentions. Grabe ka naman. Hindi naman siguro lahat. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try. Sir, sino po ba yung kinokontak nyo? Kaya na pa po kayo dahil ang telepono nyo eh. Alo, hindi mo na concern ito. Ay, sir, concern po ako sa inyo, sir. Meron akong tinatapos na negosyo at concerned ako dito. So, I just want to make sure na everything is okay. Ay, sir, mukha po kayo aburido eh. Bad vibes po yan. Sige na, good vibes to. Sige na, okay na to. Business? Good vibes? Good vibes, hashtag. Okay, thank you. I'm sorry, the subscriber. Sabi ko na lang, mahuhulog ka eh. Pag hindi ka nag-iingat, mahuhulog ka at masakit. Mapagusta, mapilayang ka. Tingnan na! Hi! Hi! Kailangan ninyong gumising. Narinig niyo ba ako? Hindi pwede may masamang mangyari sa inyo. Hindi ko kaya kasi... kasi mahal kita. Paang, ma'am! Oh. Andrea! Andrea! Ginagawa mo? Johnny! Gising ka na! Swept me off my feet. Now my life is complete. Hi. Good afternoon po, Mr. Marquez. Magandang hapon din. Magandang hapon po. Opisina ka ba ni Andrea, yung anak ko? Opo. Actually, it's nice to finally meet you dahil lagi kayong kinikwento sa akin ng anak niyo eh. Talaga? Ganun kayo ka-close? Laging kami po kasi ni Oliver noon pa. Kaya nababanggit ko po kayo sa kanya. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkahiwalay na? Teka. Baka naman may ginawa kang... kalokohan kaya hiniwalayan pa ng anak ko. Ano? Ang nangyari kasi ano eh... Gano'n na nga, pa. Ayun. Okay. Pero okay na po kami ni Oliver. Pero okay na po kami. Okay na kayo. Ay, umuwi na nga tayo pa. Kasi excited na ako ipakita sa'yo yung bahay natin. Yung bahay. Ayun. Sige, anak. Sige, excited sige, na rin ako. Oliver, halika na. Sige, so, oh. Halika na. Excited na ako. Dito na tayo. Sasabay ka? Hindi po. Okay lang. Kahit next time na lang ako. Sige. Okay. Ang siga naman nun. Narinig kita. Narinig pa niya yun? Welcome sa bahay natin, Papa! Mm-hmm. Wow! Sa'yo lahat to? Big time! Ang lahat ng sa akin, sa inyo na rin po.
Talaga? Hmm. Peksman, ha? Walang bawian, ha? Ay, nako. Oh, eto. Mag-selfie na lang ho tayo. Pasok ko kayo, Mang Conrad. 1, 2, 3. Ayan! Hmm? Ang ganda! Teka, Mang Conrad, kayong dalawa naman ho ni Andrea. Ididikit ko ho dun sa picture niya dati, yung pinakatago-tago niya. Hmm. Before and after, ganun po. Ayan. 1, 2, 3. Ang ganda! Ayan, okay na. Ganda. Bakit nakasabit yung cellphone mo sa leeg mo? Uso na ba ulit yan ngayon? Hindi naman, friend. Pero, iniingatan ko yan. Baka mamaya, mas natcha na naman ako. Kasi naman, sa panahon ngayon, Diyos ko, nasa tabi-tabi mo lang talaga ang mga magnanakaw. Pa, okay lang kayo? Okay lang. Sasamit lang ng konti. Upload mo yan, ha? Ito na, ngayon na. Andrea, di ba parang padalos-dalos yung desisyon mo na patirihid yung tatay mo dito? Uy, ay, anong klaseng tanong ba naman yan, Rebecca? Tinudor ko sandali. Tatay ko yun. 20 years lang naman akong naghintay na makasama siya ulit. Hindi na pinag-iisipan yung mga ganyang desisyon. Ano ka ba? Eh kaya nga eh, 20 years na yon hindi mo na siya kilala. Teka nga. Time out muna. Uy, Rebecca. Ano may pinaglalaban mo, ha? Bakit? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang para dito sa kaibigan natin dahil ngayon nila makakasama yung tatay niya? Ngayon, kung ikaw meron ka reklamo, eh doon ka sa barangay magreklamo. Hmm. Basta ang point ko lang, hindi ka ba nagtataka na nireject ka ng tatay mo one day tapos biglang the next day nagkakandara pa siya na makipagbati sa'yo? Ang weird kaya nun? Uy, akin to. Sorry, guy. Stop. Pasensya ka na. Kapit lang talaga sa patalim. Sa wakas, hindi ko na problemahin ang utang ko kay Amang. Oh. Huwag ka maingay, ha? Huwag ka maingay dyan. Hindi ako akyat bahay. Tatay ako ni Andrea, ha? Oh, salbahing manok. Huwag ka makulit, ha? Huwag kang makulit. Pag nabuisit ako sa'yo, sa kawali ang bagsak mo, aadubuhin kita. Saka! Saka sa baba! Bakit ka nandito sa kama? Dumi-tumi mo! Na-appreciate ko ang concern mo, Rebecca. Pero mali ang tingin mo sa kanya. Nararamdaman ko sincere yung paghingi niya ng tawad. Tsaka, siya pa rin yung tatay na nakilala kong sobrang malambing at sobrang mapagmahal. Okay, iniingatan lang kita. Andrea, ayoko lang masaktan ka ulit. Siyempre naman. Tsaka 100% sure ako na hindi na siya gagawa ng isang bagay na ikakasama lang ng loob ko o makakasakit sa akin. Okay. Aray! Cheeky naman! Lang namang kung... Anong nangyari? Ay, nako! Mang Conrad, ito pong si Chiki, yung manok. Parang may identity crisis ho eh. Kala niya yata doggy siya. Gusto siya sabihin sa akin eh. Salbaheng manok na ito ha. Bibistuhin pa yata ako. Ano pong sabi niya? Hindi, kako. Baka yung manok mo eh nagugutom yan. Gusto niyo po ba ng cake pa? Hindi, guilty ako eh. Ibig sabihin, guilty ako pag kakain pa ako niyang kinakain niyo. Lalo akong tataba dyan eh.
Sige po. Sige po.